Iwan na ninyo ang senyorita nyo, sabi ni Doña Adora sa mga katulong. Lalong lumalim ang kunot sa noo. Sige na, Carol, pumanhig ka na sa itaas. Salamat. Hindi ni Maureen matiyak kung ano ang tawag ni Sinon sa matandang babae. Ninitian niya si Dwayne. I'll see you later, Dwayne. Nag-aalalang pumanhik sa malaki at carpeted na hagdan ang dalaga. Alin sa mga silid sa itaas ang kanya. O sa ibang salita, ang sa kanilang dalawa ni Sinon, kung magkasama nga sila sa isang silid. And that alone troubles her. Sa itaas ay hindi ni Maureen malaman kung kakaliwa o kakanan sa mga pasilyo. Nanatili siyang nakatayo at nagpalingalinga. Ang pagdidili-dili niya ay napukaw na magsalita si Sinon sa may kanang bahagi ng pasilyo. What's wrong, Carol? Si Sinon na nakapamewang at pinagmamasdan siya. Para ngayon mo lang nakita ang kabahayan kung lingain mo ah. She took a deep breath at humakbang patungo sa lalaki. Halos isang buwan din tayo sa ibang bansa, Sinon. Naninibago ako. Huminto si Maureen sa tapat ng pinto at nahagip ng tingin ang loob ng silid. Naroon ang mga maleta nila sa loob kaya natiyak niyang yun ang master's bedroom. Dalawang buwan o higit pa kung magbakasyon ka sa ibang bansa kung nakakalimutan mo. Patuloy sa panunuya ng lalaki. She sighed wearily. Alalahanin mong naaksidente ako at wala pa ako sa sarili ko. I hope you won't always take notice of what I am doing. Pumasok si Maureen sa silid at sinikap na wag igala ang paningin sa loob ng malaki at marangyang silid. Sumunod si Sinon. At anong gusto mong palabasin sa ginagawa mong pakitang gilo kay Dwayne? Galit nitong tanong. Wala ba akong karapatang maging magilo sa anak ko, Sinon? Kinaluan ni Maureen ang pagdaramdam ang tinig. Nagmura si Sinon. Anong klaseng larong ginagawa mong ito, Carol? Kailan ka pa naging magilo sa anak mo? You hated him. Nang ipaglihim mo siya at kung hindi kita tinakot, ay nagawa mo na siyang ipalaglag. And you hated him even more nang ipinanganak mo. She tried to control her gasp sa sinasabi ng lalaki. Umupo sa gilid ng kama. I am trying to rectify those. Give me a chance, Sinon, please. No, marahas ng sagot ng lalaki. Hindi kita pahihintulutang saktan ang damdamin ng anak ko. Maghihiwalay tayo sa sandaling bumaba ang divorce papers. Pagkatapos ay naghihinalan tinitigan siya. O baka naman ginagamit mong bata upang pigilan ang divorce natin ngayong patay na si Renzo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kilala kita, Carol. Tinaas siya ni Sinon mula sa pagkakaupo sa kama. Napangiwi si Maureen sa tila bakal nitong mga daliri na bumaon sa mga braso niya. You never wanted this divorce sa kabila ng relasyon niya ni Renzo dahil wala siyang sapat na salapi para sa luho mo. Sa simula pa lang ay pera ko ng mahalaga sa'yo, di ba? Nasasaktan ako, Sinon. I'm warning you, Carol. Wika ni Sinon sa mapanganib na tinig. I will not allow you to hurt my son. You've hurt him more than enough. At hindi pa ba sapat sa'yo malaking halaga at mga ari-ari ang ipagkakalob ko sa sandaling maghiwalay tayo? Talaga bang sagad sa buto ang kasakiman mo? Patuloy ni Sinon sa nangangalit na bagang. Si Maureen na hindi malaman ang sasabihin at gagawin. With troubled eyes, ay nanatiling nakatingal at nakatitig sa mukha ng lalaki. Parang bakal ang kamay ni Sinon sa braso niya at nasasaktan siya. And yet, she was mesmerized by the striking handsomeness, even in anger. Sinon's clean breath that fanned her face created havoc in her senses. At hindi niya naiintindihan iyon. Guwapo rin si Emil at mataas pero hindi niya naramdaman ng ganito noong pinagtangkahan siya ng stepbrother. Si Sinon ay natigilan din sa pagyugyug sa kanya. Napatitig sa mga mata niya at pagkatapos ay bumaba sa mga labi niya. Hindi nito maintindihan kung saan galing ang damdaming umusbong sa dibdib. Heavens, but he longed to kiss those soft lips. He had never felt this kind of longing with Carol before. At kahit sa ibang babae, if he kisses a woman, it was more of an obligation dahil inaasahan ng babaeng yun ang gagawin niya. Parang napakahabang panahon na lumipas bago pagalit nitong binitawan si Maureen. Nawalan si Maureen ng panimbang at napaupo sa kama.
Mabilis na lumabas ng silid si Sinon. She gave a faint sigh at naguguluhang napaupo sa kama. Tumitig sa kisame. Moments ago, she was sure she was being hypnotized and was equally sure that he was going to kiss her. At inasam niyang hagan siya nito. Their lips inches away from each other and she could feel him fighting for self-control para hindi siya hagan. In one way or another, ay para nakadama siya ng panghihinayang na hindi nangyaring inasam niya and at the same time, relief dahil hindi siya hinagka ni Sinon. The man hated her. No, not her. It was Carol that Sinon hated. Pero hindi ba at siya na ngayon si Carol? Wala nang mangyari ang aksidente yun ay naiwala na niyang identity ni Maureen Mauricio that she will be forever Carol Montenegro. At kung sakaling bumaba ang divorce papers nila ay hindi pa rin siya makababalik bilang si Maureen Mauricio. Tuluyan na naglaho ang tunay niyang pagkatao. Si Sinon ay nagpupuyos pa rin ang dibdib na bumaba. Higit itong nagagalit sa sarili dahil sa epekto ng asawa sa kanya. He'd curse himself for the sensation that he felt in between anger. Matagal nang namatay ang bahagi yun ng damdamin niya para sa asawa. Sa pilitan siyang ipinakasal dito ng ina dahil na rin sa kaibigan ng pamilya ang yumaong mga magulang ni Carol. At sa kabila ng lahat ay sinikap niya maging mabuting asawa rito at naniniwala siyang hindi mahirap makasundo kung hindi man mahalin ang isang tulad ni Carol. Pareho sila ng syosyedad na ginagalawan. Ang hindi naman talaga matibay na pagsasama ay nagsimulang gumuho na magdalang tao si Carol. Hindi intensyon ni Carol ang magdalang tao. Pinipigilan siya noon sa bahay sa sandaling lumaki ang tiyan at lalong hindi gusto ng babae na masira ang katawan. Binalak nitong ipa-abort ang dinadala kung hindi binalaan ni Sinon na hihiwalayan at walang makukuhang kahit na ano mula sa kanya. She hated him because of that. Hated her pregnancy and the endless morning sickness na hindi lang naman sa umaga kundi kahit sa hating gabi. Hindi naging madali para kay Carol ang magdalang tao sa loob ng 6 na buwan at nanatili ito sa ospital na halos ipag-histerya nito ang cursed. Sinon every day of his life hanggang sa maipanganak si Dwayne through cesarean operation. Sa sandaling nanauli ang lakas nito'y nag-enroll ito sa isang slimming center. Frantic na alisin ang nagdagdag na timbang sanhi ng pagdadalang tao. Kinasuklaman ng mga birthmarks sa katawan and hated Sinon more dahil hindi lahat ng pangit na birthmarks ay nakuha ng mga modernong pampahid that extended to her thighs. At minsan may hindi kinakitaan ni Sinon ang kahit kapirasong pagtingin si Carol sa anak. Walang sandaling hindi ito naghihisterya kapag inilalapit ng yaya ang bata. At kahit ang bata na mismo lumalapit sa ininagagalit ito, Carol is vain and self-centered. She loved being pampered at napapaligiran ng mga taong humahanga sa kagandahan nito. At isa na rito ang kaibigang matalik na Zerenzo. At sa halip na masuklam sa kaibigan ay kinahabagan niya ito. Nabitag Zerenzo na makamandag na ganda ng asawa. At Zerenzo, nasa tingin niya gagawin ang lahat mapaluguran lang si Carol. Dahil kay Dwayne ay gusto niya magbingi-bingihan sa mga chismis na kumakalat sa pagitan ng mga kaibigan nila. At nang si Doña Adora na mismo ang lihim na makahuli sa mga ito sa rest house sa Santa Clara, ay wala siyang nagawa kung hindi diborsyohin ang babae. Umayaw si Carol, nag-histerya tinakot siyang hindi ibibigay ang anak. Yun ang hindi niya mapapayagan. Sa panahong iyon, ay halos sanggol pa lang si Dwayne at maaaring ipa siya ng korte na manatili sa ina ang bata. Alam ni Sino na walang interes si Carol sa anak. Ginagawa lang nitong kalasag ang bata. Ibinuntun niya ang isip at lakas sa kumpanyang pag-aari ng pamilya. Hanggang sa mangyari ang aksidenteng yun. Sinon, iho. Mula sa pagtanaw sa swimming pool ay nilingon nito ang ina. May kailangan kayo, mama? Si Dwayne, hindi ko malang nakargang anak ko. Dwayne is taking his afternoon nap, iho. Wika nito namupo sa city sa tabi ng bintana. Wala ka bang napupuna sa asawa mo? Nagsalubog ang mga kilay ng lalaki. Tulad ng ano? Huminga ng malalim ang matandang babae. Tulad ng kung paano niya sinalubong at kinarga si Dwayne. Pagkatapos ay binatit nginitaan ng mga katulong na hindi naiwasang kamustahin siya. Pagkatapos na aksidente. Matagal bago sumagot si Sinon na muling tinuon ng tingin sa labas. I have noticed those changes, ma. Hindi ko alam kung anong gustong palabasin ni Carol.
isa sa mga araw na ito'y papadala ng abogado ang divorce papers namin. Then I will be finally free from her. Kami ni Dwayne. Nangangahulugan bang ginagawa niya ito upang huwag mong ituloy ang pakipaghiwalay sa kanya? Wala siyang sinabi nang ipaalam ko sa kanyang plano on our way to the States. But what else could be her motive? Remember, she didn't want to divorce me kahit na nung una ko itong sabihin sa kanya. Why don't you give her the chance, iho? If only for Dwayne. No, marahas ni Sino na sagot. She will never change, ma. She's greedy. She's like a leech. She wanted more. Hindi lamang ang mga bagay na pagkakalub ko sa kanya na sandaling ma-finalize ang divorce. I didn't mean to change your plans, iho. Baka lang ka ako dahil sa aksidente nagbagong asawa mo. Not in a million years. Pabagsak ni Sino na sagot. Although, I really have noticed some changes. Marahang dagdag niya. Ano ang ibig mo sabihin? Umiling ang lalaki. Perhaps I'm foolish to notice those little things. For one, her modesty. Carol is never modest. Never will be. Nagkibit ito ng mga balikat. And some little changes I cannot put into words. Hindi niya masabi sa inang nasa isip at damdamin. Like he finds his wife sexy. Like he has this urge to kiss her. Like she made him rock hard whenever she stared at him with those deep-set innocent eyes. Innocent? Kahit nung bago silang ikasal, Carol was never innocent. Deep-set? Hindi ganun ang mga mata ni Carol, pero marahil ay sanhin ng plastic surgery. Muling huminga ng malalim ang matandang babae at tumayo, hinawakan sa brasong anak. Alalahanin mong galing ng trauma ang asawa mo, Sinon. Those could be the effects. At anong malay natin na dahil sa nanganib ang buhay niya natauhan ng asawa mo? Nagising si Maureen sa pagpasok ng liwanag sa bintana. Bilis siyang bumangon at nilinga ang paningin sa buong paligid. Hindi niya namalayan kung paano siya nakatulog kagabi. Pagkatapos ng hapunin ay sandali silang naglaro ni Dwayne sa nursery nito. Nagtatawanan silang dalawa ng bata. Samantalang halos iisang linya na lang ang mga mata ni Sinon sa pagmamasid sa kanila sa pintuan. Leave him, Carol. He hissed. Daddy! Ang bata nang bilis na tumakbo patungo sa ama't nagpakarga. We are playing! Kami ni Mami! Sali ka! Sige na, Daddy! Tumiim ang mga bagang ni Sinon sa pagkakatitig kay Maureen. Bagaman pinagbigyan ng anak, umupo ito sa sahig at pinatakbo ang battery-operated train. Nadala nito galing ng Amerika. Nasa tabi nito ang anak na pumapalakpak sa tuwa habang tahimik na nakamasid si Maureen sa tapat. Yay! Tutut! Hiyaw ni Dwayne kasabay ng tunog ng train. Patuloy si Sinon sa matama na pagtitig kay Maureen na hindi sinasalubong ang mga mata nito at nagyuko ng ulo at tinuon ang paningin sa tumatakbong train. A leopard cannot change his spots, Carol. Husal ni Sinon, gritting his teeth. Sinisikap gawing normal ang tinig upang hindi mabagabag ang anak. You cannot use my son against me. I'll kill you first. His voice in passionate anger. He's my son too. Kung paano niya nasabi yun, hindi malaman ni Maureen. Dahil kung siya si Carol, ayun ang isasagot niya sa sinabi ni Sinon. You, Carol, hindi mo kailanman tinuring na anak si Dwayne. I'm sick and tired of your games. Daddy, galit ka? Tiningala ni Dwayne ang ama. Humugot ng hininga si Sinon to calm himself and smiled at his son. No, son. Here, you put this signpost here. Nilagay nito ang plastic detour sign sa malapit na laruang riles. Subalit ang mga matay, nag-aapoy sa pagkakatitig kay Maureen. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Maureen at marahang tumayo. Yumuko at hinagkan sa pisngi si Dwayne. Good night, sweetheart. Kayo na lang muna ni Daddy maglaro, ha? Mommy is so tired and sleepy. Gusto magprotesta ng bata pero na-focus ang atensyon. Sa bilang pag-ikot ng tren mula sa matalim na korbada ng plastic na riles. Si Sinon ay galit na sinunda ng tanaw ang asawa. Nagsalubong ang mga kilay na mapagtuunan ng pansin ng mga binti ni Maureen. A nice pair of long legs, soft-muscled. Daddy, look! Sigaw ni Dwayne at agad na nawala sa isip nito ang napuna. Bumalik sa kasalukuyan ang isip ng dalaga. Kinapa ang unan sa tabi. Hindi ito natulugan at nakahinga siya ng maluwag. Marami ang silid sa mansyon at kinagagalak niyang hindi natulog sa tabi niya si Sinon. Bagaman nahihinuha na niyang hindi magkatabing matulog ang mag-asawa at walang panganib na pag-interesansya nito,
He hated her so much. At hindi niya masisisi ang lalaki. Hindi biro ang pagtaksilan ng asawa at sa isang kaibigan pa. It was an utmost betrayal. Bukod pa sa pagtanggi ni Carol sa sariling anak, malaking dagok sa pagkatao ni Sinon yun. Sa puntong yun ng pag-iisip ay gusto ni Maureen na kasuklaman ang babaeng pinakasalan ni Sinon at ina ni Dwayne. Gusto niyang pagtakhan ng mga ganong uri ng babae, tulad ng kanyang mama. Hindi ba't siya manikinamuhian nito? Yun marahil ang nagtulak sa kanya upang mapalapit kay Dwayne. Nahahabag siya rito sa kakulangan ng atensyon mula sa sariling ina. Pero paano kumatuklasan ni Sinon na hindi siya si Carol? Humugot siya ng malalim na hininga. Hindi niya gustong isipin ngayon yun. Nagmamadali siyang tumayo at nagbihis at bumaba. Sa dining room ay naroon si Doña Adora at nagkakape. Good morning, Mama. Good morning, Carol. Manabig na sagot ng matanda. Maupo ka na. Anong gusto mong ihain sa'yo? Tama na ho ang kape. Hinila nito ang silya at umupo at nagsalin sa tasa ng kape mula sa coffee maker. Tahimik ang dalawa habang nagtatantiyahan sa isa't isa. Si Maureen ang bumasag sa katahimikan. Si Sinon po ba? Kanina pa nakaalis ang asawa mo patungo opisina. Maraming nabinbin trabaho. Malamang na gabi nang makakauwi yon. Formal na sagot ng matanda. Si Dwayne? Tulog pang bata. Maaga pa, Carol. Napaka-unusual para sa oras ng gising mo. Hindi matiyak ni Maureen kung may kahalong panunuya ang sinabi nito. Pero, binaliwala niya. Mula nang mangyari aksidente, maaga na ako nagigising, Mama. Hindi sumagot ang Donya at tumangulang. Inubos ni Maureen ng kape. Sa tasa bago muling nagsalita. Gusto ko sanang umalis sandali ngayong umaga. May pupuntahan lang akong kaibigan. Marahas ang ginawang pag-angat ng tingin ni Doña Adora sa kanya. Hindi makapaniwalang nagpapaalam sa kanya ang manugang. Wala siyang natatanda ang nagpaalam ito sa anumang lakad. Of course, wala sa loob nitong sagot. You can use the car. Magta-taxi na lang ho ako, aniya. Natitiyak niyang marunong mag-drive si Carol at siya hindi. Hindi ko ho kayang humawak ng manibela. Mabilis na tumango ang matanda. Of course, I am sorry. Nawala sa isip ko nangyaring trauma sa'yo. Hingin pa umanhin ito. Nariyan si Insyong, ang driver. Gusto mong pasamahan kita? Hindi na po, Mama. Magpapatawag na lamang ako ng taxi sa kanya. Hindi naman ho ako magtatagal. Narito din ho ako bago magtanghalian. Wala sa loob na muling tumango ang matandang babae. Natutuong na mga sa pagiging magalang ng manugang. Si Maureen ay tumayo at nagtungo sa telepono. Dinayal ang dormitoryo at hinanap si Elise. Mau! Bulalas ni Elise. Nasaan ka? I wrote you twice pero bakit hindi mo sinasagot? And I tried calling you up through long distance call pero hindi ako makakontakt. I want to meet you, friend. Aniya na hininaan ang tinig at tuminga sa paligid dahil baka may makarinig. Sa McDonald's sa labas ng dorm, humanap ka na ng pwesto. I'll be there in a half an hour. Give allowance to the traffic. Sure, hihintayin kita. Nagtatakang wika ni Elise na ibinaba ang telepono. Habang nakatuon ang mga mata ni Elise sa entrance ng Burger House upang abangan ang pagdating ng kaibigan, ay amused namang lumalapit sa kinaroroonan nito si Maureen. Inilapag nito ang shoulder bag sa silya sa tapat ng dalaga. I'm sorry, miss. Sansala ni Elise sa kanya. That chair is occupied. Hinihintay kong kasama ko. Elise, nakangiting usal ni Maureen. Yes, kilala mo ko? She frowned, her voice is a little familiar. Nakangiting upo si Maureen sa tapat na silya. Don't you even recognize my voice, friend? Nalaki ang mga mata ni Elise. Nakangangang hinagot siya ng tingin. Mau? No, you're not Maureen. Sabihin mo sa akin hindi totoong nakikita ko. Shh! Aniya na nakatawang luminga sa paligid dahil nagtaas na ng boses si Elise. I think I made a mistake of meeting you here. I should have chosen a more private place. Is it really you, Maureen? Lumipat ng pwesto si Maureen at tumabi sa kaibigan. Maingat niya nililis ang bestida sa may binti. See this? Ipinakita nitong mapulang balat sa tagiliran ng binti, isang pulgada mula sa alakalakan. Naalala mo bang sinabi mo sa akin tungkol sa balat na to? Ang sabi mo'y nakakapagdaragdag lang ito ng atraksyon sa maganda kong binti, hindi ba? Oh my!
Tinakpan ni Elise ang bibig upang pigilan ang pagsigaw. I couldn't believe this. Believe it, friend. Ako to si Maureen, ang kaibigan mo. Bulong ng dalaga. All right, kung hindi ka naniniwala, then listen to this. You will turn 22 six months from now, on the 18th of May. Nahulog ka sa punong sampalok nung 9 na taong gulang ka, kaya may pilay ka sa braso hanggang ngayon. Crush mo si Val Kilmer, address ang nakuha mo sa finals natin sa math last semester. Dahil po hindi ka nag-revute, nakapag-date ka sa isang lookalike ni Val Kilmer. Only to come home disappointed dahil bad breath ang dream boy mo. At humagikik siya sa alaalang yun kasabay ng pag-ikot ng mga mata pa itaas. At kabisado ni Elise ang mannerism niyang yun. But what happened? Ano nangyari at... Oh no! She shook her head wildly. Hindi pa rin makapaniwala. Pagkatapos ay muling tinitigan ang kaibigan. You're beautiful! Buong paghangang bulalas nito. Very! Sang-ayon ni Maureen na marahang tumawa. Nakadama ng matinding galak sa bagong mukha. At makinig ka sa sasabihin ko sa'yo kung paano nangyari. At detalyadong ikinuwento ni Maureen sa namamalikmatang kaibigan ang buong pangyayari. Pagkukwentong lalo lamang kinamangha nito. I am dreaming? Bulalas ni Elise. Tell me I am having a nightmare. Oh please pinch me. Ang OA mo na ha? Amis niya saway rito. You couldn't expect me to be calm pagkatapos ng... Isang buntong hininga ang pinakawala nito. And you're Mrs. Carol Montenegro now? Oh Maureen, ano tong pinasok mo? Ang pagkamangha at pagkagalak ay nahaluan ng pag-aalala. Paano kung malaman ng asawa ni Carol o ng asawang buong katotohanan? I am worried about that all the time. Seryoso sagot ni Maureen. Nagkalumbong ang magandang mukha. Halos asamin kong dumating ng divorce papers namin. Then at the same time parang hindi ko kayang tanggapin. Mawalay kay Sinon at Dwayne, Elise. I have learned to like them. And I have this strange possessiveness for them as if they are my real family. May lungkot na sumungaw sa mga mata ni Maureen, kasabay ng pag-iling. Oh Mau, huwag mo nang dagdagan ng komplikasyon by falling in love with this man. Akirik nitong pahayag. No matter how strikingly handsome he is, isa kang impostor. Maliban pa roon, sabi mo nga, Mr. Montenegro hated his wife. Dahil sa infidelity nito, you are already in a big trouble, friend. Hindi mo kailangan ng komplikasyon sa ngayon. I don't know what to do, Elise. Gusto kong tawagan ng papa at sabihin buhay ako't nasa mabuting kalagayan. At kinakabahan akong baka kahit ang papa ay may nagtatangka sa buhay. Pagkatapos ay biglang ipinitik ang dalawang daliri. Why you can help me? Anong naisip mo? Lumalim ang kunot sa noon ni Elise. You can call my father and inquire about me, friend. Magkunwa kang nangangamusta sa akin. Kulang dalawang buwan na ako nawawala. Tawagan mo siya mamaya pagbalik mo sa dorm. At pagkatapos ay tawagan mo ko. Ibibigay ko sa iyong phone number sa mansyon. Okay, that's easy. Pero yan ang ugat ng problema mo ngayon, hindi ba? Yeah. Malungkot ni Maureen na sagot, ginagap ang kamay ng kaibigan. But at least you are here, Elise. I don't feel very much alone. Narito akong lagi, Maureen. Bagaman ngayon ay nakadarama ako ng insekuridad na baka hindi mo na ako kailangan. You will be meeting a lot of friends with that kind of face. Ngumiti si Maureen. Silly you are still my one and only best friend. At dito na po nagtatapos ang ikalimang kabanata ng ating kwento at sanay, muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.